awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, uwi ka ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo po ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila siya ng kamatayan. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya,
Ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa Kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundok umahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang Haring Marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na Hari sa Siyon. Aking iahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw, anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Ano mang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-iingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoon Diyos, inyong paglingkuran, katakutang lubha. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Sa amang mahal. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko."
Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At batiin natin ang mga katabi nating good morning. At mga kapatid, ngayong unang Biyernes ng buwan ng Mayo, sama-sama, sabay-sabay nating purihin, pasalamatan ng palakpak ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Alam niyo po, Mayo na, May, napakainit pa rin. Talaga hong nag-iba na ang panahon. Naalala ko nung bata kami, siguro nung bata tayo, marami sa atin dito, inaabangan natin ang unang ulan ng Mayo. Naalala po ninyo? Ano ang tawag ng matatanda sa unang ulan ng Mayo? Agua de Mayo. Bakit daw mahalaga? Pantanggal ng bungang araw. Yan ang sabi ng matatanda nung bata kami. Pero mga kapatid, alam ninyo, nung auno ng Mayo, nung Lunes, nagbigay ng magandang tanda ng pagpapala ang Diyos. Bumuhos ang ulan sa Maynila. Ito'y maganda at mahalagang paalala sa atin na sa kabila ng tindi ng mga tiisin natin, pasanin at problema sa buhay, makinig po kayo at maniwala kayo. Bubuhos at bubuhos pa rin ang biyaya ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas sa palakpak bilang pasasalamat sa mga bubuhos pang biyaya. Kaya nga paalala, kagaya ng init ng panahon, huwag kang nagpapasira sa init ng ulo mo at ng ibang tao. Sabihin sa katabi, bibigyan ka ng Diyos. Ay, pakisabi naman sa katabi ninyo ng malakas, bibigyan ka ng Diyos. Kaya huwag mong kuning yang hindi sa'yo. Huwag mong simplihan yang hindi sa'yo. Bibigyan ka ng Diyos. Ang tanong natin, ano? Anong ibibigay ng Diyos? Nang ano? Pera lang ba? Trabaho? At pwede ba wag niyong pinagbibintangan ng Diyos? Binigyan ako ng Diyos ng sakit na ito. Sigurado ka? Binigay ng Diyos ang problemang ito. Pinagbintangan mo pa? Eh, ikaw naman ang may gawa niyan. Anong ibibigay ng Diyos sa'yo? Pera lang ba? Trabaho lang? Mapapangasawa? Mauutangan? Ano pa kaya? Ano ang gustong ibigay ng Diyos sa'yo? Ang sagot, nasa Ebanghelyo. Nasa Gospel natin ngayon ang sagot. Ano ang una at pinakamahalagang gustong ibigay ng Diyos sa tao? Pananalig. Pananampalataya. Kaya ano ang sabi niya sa maikling Ebanghelyo ngayon? Huwag kayong mabalisa, manalig ka, sumampalataya ka. Ito ang una at higit sa lahat na gustong ibigay ng Diyos sa iyo araw-araw. Kung ano-anong hinihingi mo. Ito ang gusto ng Diyos dahil ang pananampalataya, ang pananalig, ang magsisilbing gasolina mo para magpatuloy ka pa sa buhay.
Ito ang magsisilbing hangin para makaabante at makapagpatuloy pa tayo sa buhay kahit napakaraming pagsubok ang dumating sa iyo. Pananampalataya rin ang magtuturo sa atin na maniwala at umasa tayo sa katapatan, sa katotohanan ng ipinapangako ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon. Aalis ako, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. O huwag kalilimutan, uulitin ko ulit, nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Kaya walang dahilan na mag-away-away tayo, mag-agawan tayo. Diyos ko, upuan pa lang, nag-aaway-away na kayo. Pwesto pa lang, nag-aagawan na kayo. Sabihin mo sa kanya, iyon na. Dahil ang mas gusto kong pwesto, lugar, ay ang pinapangako ng Poong Nazareno. Kaya yung mga nasa labas, yung mga nasa online, huwag kayong mainggit, huwag kayong mag-alala. Pag nagbigay ang Diyos para sa lahat, buhos sa lahat. Kaya nga, ano ang pangako ni Kristo? Aalis ako. Ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Siya na mismo ang nagsabi, hindi tayo para sa mundong ito, para mag-away-away at mag-agawan lang. At manalig ka, totoo ang pangako ni Kristo. Huwag kang mawalan ng tiwala at pananampalataya. May kalalagyan ang katulad mong deboto na hindi lang nananalig, nagtitiwala at gumagawa ng tama. Nung Miyerkules, nilapitan ako ng isa sa mga kasama ko sa social service office diyan sa Benedict Building. Sabi sa akin niya, Father, Webes bukas, meron tayong I Thursday. Yung I Thursday tuwing Webes ng umaga ay ang feeding program ng Quiapo para sa mga homeless street dwellers. Yung mga nakatira talaga sa kalsada, walang bahay, tuwing Webes ng umaga. Kaya I Thursday, tuwing Webes. Nagsimula kami sa 65, alam nyo, kahapon 184 na. Mula sa iba't ibang lugar ng Maynila. Ang dahil sa inyong binibigay na tulong ay napapakain natin. Pero nung Miyerkules sabi sa akin, Father, wala na tayong tubig. Ubus na. Alam nyo, napakagaling ng langit. Meron akong bisita pagkaaga-aga, 7 a.m. Nung nag-uusap kami, bigla siyang sumingit, ay tamang-tama po, may dala po kaming 200 na bottled water at may bigas. Sabi ko sa sarili ko, Lord, you got me. At sabi ko doon sa kausap ko, sabi ko na sa'yo, God will provide. Huwag ka kagad natataranta. Huwag ka kagad nasisiraan. Para ka namang hindi binigyan ng Diyos. Para namang walang ginawang maganda ang Diyos sa'yo. Sa panahong ito, na marami pa rin at nagkalat pa rin ang mga taong libangan ang paglaruan ka, pagtulungan at pagpiestahan ang kahinaan, ang kahirapan ng iba, huwag mong kalimutan, may iba ka pang opsyon sa mundo. Tulad ng mga alagad sa kwento ni Pablo sa unang pagbasa, kung paano nagbibigay sila ng pag-asa at sigla sa mga taong tila naguguluhan sa buhay, naliligaw ng landas sa buhay.
kesa magpagamit sila at magpautulang sa mga nagkakalat ng maling balita at masamang dikta ng iba. Laban sa kabutihan ni Jesus, anong ginawa ng mga alagad? Buong puso, buong tapang silang sumaksi sa kabutihan ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang mabubuting ginagawa. Magpakilala kang Kristiyano, magpakilala kang deboto, hindi lang dahil nananalig ka, kundi dahil gumagawa ka ng mabuti at tama. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, uulitin ko po, namnamin ninyong mabuti, balikan natin, tandaan nating mabuti ang mga binitawang pangako ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon. Bagong buwan na puno ng pag-asa at pananampalataya ang ibinibigay sa iyo ngayon. May pag-asa kay Kristo, may pag-asa sa Poong Nazareno, kahit maraming paasa sa mundo. Manalig ka, pwede ka pang magsisi at magbago. Pwede mo pang itigil at simulan ang tama. At tandaan po ninyo, sa lahat ng mga pagsisikap mong gumawa ng pagtulong at kabutihan sa mundo, manalig ka, may kalalagyan ka sa kaharian ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ang ating pong itutugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan, naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan tungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdadasal din natin ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan, ang mga kapatid nating bilanggo, katutubo, ang mga may sakit at nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya.
Ama naming maawain, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, malakad pinabay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala. Ay nadalisay pagpapalat, buhay nadalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mahahumpo, napupuno ang langit at lupa kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Huwag mong hayaang sirain ni numan o nang anuman ang iyong pananampalataya at paggawa ng tama. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Diyos tungo sa iyong kaharian. Jesus kong minamahal, pagkain ka't iluminang napapagal, pagdurusama ng iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para
kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay ang muli naming panawagan sa inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Uulitin at uulit-ulitin po namin ang pasasalamat sa inyo pong lahat sa pagsisimba ninyo at patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon, pinansyal at material. Napakalaking bagay po. Wala hong maliit, simpleng tulong na ibinibigay ninyo. Kami po ay nagpapasalamat na sa kabila ng inyong mga sariling kakulangan at pangangailangan din, nagagawa nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Sa mga pinansyal na tulong, maaari nyo pa rin pong ibigay sa opisina ng ating simbahan. Yung mga material na tulong, kagaya ng nabanggit kanina, lalo na po yung bottled waters, hindi lang po sa mga bilangguan natin pinadadala at sabon, pati po sa mga pinapakain natin tuwing Thursday ng umaga. Mga kapatid, ang Diyos na po ang magbalik, magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati